Good day po sa inyong lahat. Ito po si Sir Willy. At sa araw pong ito, tuturuan ko kayo kung paano magawa ng simpleng pull-down menu gamit ang simpleng mga codes ng HTML and CSS. Kung mapapansin nyo po, hinati po natin ang mga page natin sa apat na div. Isang main, header, content, and footer. Then, una po nating lalagyan ng design, yun pong ating main div. So, since ginamit ko po ay ID para bigyan ng pangalan ng aking div, ang magiging selector ko po ay hashtag main. And then, lalagyan ko lang po siya ng width na 80%. Then, lalagyan ko rin po siya ng height. Pansamantala, lalagyan po natin ng height para makita natin yung ating kung gaano kalaki, kung gaano katangkad yung ating main div. Let us say 500 pixels. And then, lalagyan po natin ng border. 1 pixel. Solid, let us say gray. And then lalagyan po natin siya ng igigitna po natin siya sa web page, kaya lalagyan gagamitan po natin ng margin property, then 0 auto ang kanyang value. Pag nagawa po natin 'yan, pag niran po natin, mapapansin niyo po, ito na po yung ating main div. 'Yan na po yung ginawa nating main div. Ngayon po, pagkatapos ng main div, doon po sa header part, lalagyan po natin ang pangalan ng school na pinagtuturuan ko, Our Lady of Kaysasay Academy. Then, pag nirun po natin yan at brinouse, ganun na lalabas na po yung pangalan ng ating nung school, Our Lady of Kaysasay. Kung mapapansin nyo po, kasi dapat po ang header, talagang, kumbaga, dapat siya malaki, kitang-kita, kasi yung po nag-advertise ng, nagpapakilala sa kung anong pangalan ng kumpanya nyo. So, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng design yung header, ID header. Since ang ginamit ko pong type ng selector ay ID para sa header na to, para sa div na to, so ang aking pong magiging selector is hashtag header. Then, lalagyan lang po natin siya ng papalakihin po natin yung font size niya. So, I will have a font size of 40 pixels. Then, pag browse po natin, lalaki na po yung ating pangalan ng ating school, ng anong header natin. Then, pwede po lagyan natin siya ng height. Kung ano pong gusto nating height para dun sa ating header, let us say 80 pixels. Then, lagyan po natin ng background yung ating header. Since ang aming pong ang kulay po ng school namin ay green, then lagyan po natin ng green. Then, save po natin. Then, pag browse po natin yan, ito po yung kakalabasan niya. Ito na yung pinaka-header natin. Kung napapansin niyo po, yung black, hindi gaanong kita sa green. So, pwede po natin gawin siyang white. Ang property po ay color para mapalitan yung font color. And then, white po yung kanyang value. Yan, mas kitang-kita na po sa green. Kung napansin niyo po, hindi po siya nakagitna. Naka-left align po siya. So, pwede po natin siyang igitna. Kung igigitna po natin, ang gagamitin po nating property ay text align. And then, ang value niya po ay center. Text align center po. And then, magigitna na po siya. And then, kung napansin niyo po, horizontally, naka-align na po siya. Pareho na po ang space sa right, pareho na po space sa left. Pero vertically, hindi pa po. Ang laki po ng space dito sa gitna. So, ang gagawin po natin, para mag-gitna po siya, ay gagamitin po natin ng line height property. Line height, ang value po niya, ang value po ng line height property ay kung ano ang height ng ating div, which is 80 pixels. So gagawin niya po natin na 80 pixels, line height 80 pixels. And then pag nangyari po 'yan, ganito na po ang kalalabasan. Okay? Then ngayon, tapos na tayo sa ating header, lalagyan po natin ang content. Sa content na po tayo. Mas maganda po kung ating mga links ay igugrupo natin sa isang grupo. Para mag-group po siya, gagamit po tayo ng navigation tag or nav tag. Type lang po natin nav. And then below po, i-type po natin ang ending nav. Ito pong navigation bar na to, ito pong navigation tag na to, siya po yung mag-group para sa lahat ng ating links. Ngayon, ang ating lahat po ng links na gagawin natin para mas madali natin siyang kontrolin ay gagawin po natin siya magitan ng unordered list or UL tag.
So lagyan po natin dyan ng UL and then ending UL. Para po hindi kayo malito, una po natin gawin is lagyan po natin ng design yung ating nav tag. Lagyan po natin ng design. So since siya po ay tag, pwede po natin gamitin dito ay element selector. So ito, tatype lang po natin ay nav as our selector, and then dito na po natin lalagyan ng mga properties and value. Una, lagyan po natin ng height yung ating nav. Let us say a height of 60 pixels. Then lagyan po natin ng background. Alimbawa po ay light blue. Any color will do, pero sana po mas maganda ay mga light colors. Pag nirun po natin 'yan, mapapansin po natin, ito na po yung ating light blue na navigation bar. Dito po natin papalabasin lahat ng ating links. Ngayon, kung napansin nyo po, mayroon pong space dito sa pagitan ng header at saka ng nav, pero hindi po tayo naglagay ng padding. Para po mawala yung mga spaces na yan, lagyan po natin siya ng selector na asterisk. Ang asterisk po, ibig sabihin ay parang siyang, parang kayong pumindot sa keyboard nyo ng Ctrl A or Select All. Ibig sabihin po, lahat po ng buong page ay apektado niya. So, i-reset lang po natin yung sa asterisk natin. Lagyan po lang natin ng padding. I-back to 0 po natin. Padding 0. And then, lagyan po natin ng margin na 0 din. Para at the beginning po ng page, lahat po ay naka-0. Pag nirun po natin niya, mapapansin niyo po, ito po yung walang asterisk selector. Pag nirefresh ko po yan, mawala na po ng spaces. Ngayon, since tapos na po tayo doon, may na-format na po natin yung ating navigation bar, yung ating blue. So, ang gagawin po naman natin ngayon is magagawa na tayo ng list. So, to create list, kailangan po natin ng li at saka ending li po. Halimbawa po, ito yung ating unang links, home page. Pag nirun po natin yan, mapapansin nyo, meron na po ito yung text na link na home, pero hindi pa po siya link. And then, meron po tayong bullets kasi nga po, ang default ng or unordered ay bullets. Para po siya maging links, lalagyan po natin siya, gamitan po siya ng anchor tag, then href attribute, then i-blank po lang natin, lagyan natin ng hashtag sa gitna kasi wala naman po tayong i-open na page. Pero kung meron po kayong page na gawa na, halimbawa, meron na kayong index.html, index.html po ang ilalagay nyo dito sa loob ng pagitan ng dalawang double quotes. Then after po nung text, lagyan po natin siya ng ending A. Then pag browse po natin ang ating page at na-refresh, link na po siya. Okay? Then gawa lang po tayo ng apat nito. Pwede pong mag-copy paste or Ctrl D sa inyong keyboard, duplicate. Gawa lang po tayo ng apat. Then gawin po natin ay halimbawa po ay history. And then ang sunod po halimbawa po ay gallery. And then ang pang-apat po ay let us say products. Yan. Yan po ang apat nating links. Pag nirun po natin 'yan, lalabas na po yung apat na links natin. And then, pero, may bullets pa po siya at hindi pa po siya maayos ang pagkakasunod-sunod. Ang idea po natin is mapapasok sila lahat dito sa gitna ng navigation bar horizontally. So, ang una po, ang sunod po natin gagawin is alisin po natin yung bullets. Para maalis po yung bullets, kasi yung ito pong UL, ito po yung nagbibigay ng bullets. So, ang tatargetin po natin ay yung UL. UL. Ngayon, ang problema po nito, halimbawa po, gawan ko ng halimbawa, para po maalis yung bullet, tingnan natin ang list style property, ang value niya is none. List style none. Wala na pong bullets yung ating mga links. Ang problema po niyan, halimbawa po, dun sa baba ng page nyo, dito sa may baba ng nav, meron pa kayong mga bulleted dyan na items na hindi naman siya links. Since ginamit nyo po ang UL, itong UL na to, tinarget nyo po, ibig sabihin po, lahat po ng UL sa baba ng page nyo ay mawawalan po ng bullets. Ay kung kailangan nyo po yung ibang bulleted list sa baba ng page nyo ay may UL, hindi po siya practical gamitin. Ngayon, para po maging specific na ang gusto lang nating mawala ng bullets ay yung nasa loob ng navigation bar, lahat ng UL na nasa loob ng navigation bar, isasama po natin yung nav sa ating selector.
NAB UL, ibig sabihin po lang lahat lang po ng UL na nasa loob ng NAB ang mawawala ng bullets. Okay po. Ngayon, ano na po, sunod ang gawin po naman natin is i-format po naman natin o lagyan natin ng design yung lahat ng ating list. So, ang magiging selector po natin, ito po yung ating list, ang magiging selector po natin ngayon is NAB UL LI. Kasi ang tinatarget po natin itong apat na list na to. So, lalagyan po natin NAB UL LI. Ang una po natin gawin is lagyan po natin ng border para makita natin kung gaano kalalaki po ang nasakop ng ating mga list. Border 1 pixel, solid, let us say gray. Pag sinave po natin yan, nira natin, nirefresh natin, ito na po yun. Ibig sabihin po, ito pong home ay ino-occupy niya ang buong 100% na width nung part na to, nung ating navigation bar, pati po ang history, pati po ang gallery, pati po ang product. Now, since mahaba po siya, 100% na po siya, hindi po natin mapapagtabi-tabihan later on. So, ang pinakamaganda pong gawin is putulin natin yung width niya, kontrolin po natin yung width niya para maging maliit lang po yung nasasakop niyang space. Para po makontrol yon, gamitan po natin ang width property, then let us say 120 pixels lang po, hindi po 100%. Pag ginawa natin yan, makikita po natin na naputol na po siya. Ngayon, since maiiksi na po siya, mapapagtabi-tabi na po natin. Ngayon, kung naliliitan po kayo sa font size ng inyong links, pwede po natin palaki ng konti. Halimbawa po ay font size 20 pixels. Yan. Font size 20 pixels, lalaki-laki po yung links natin. Kung napansin nyo po, hindi po siya nakagitna doon sa ating box. Naka-left align po siya. So, lalagyan po natin ang text align property. Text align. Then ang text align. Then ang kanya pang value ay center. Text align center. And then kung mapapansin nyo po, pupunta na po siya sa gitna. Okay. Ngayon, ang kailangan po naman natin mapagtabi-tabi sila dito sa blue. Po, para po mapagtabi-tabi siya, gagamitan po natin ang float property and then ang value niya ay left. Pwede rin pong display ang property, inline po yung kanyang value. Float left. Yan. Nagkakatabi-tabi na po sila. Pero kung mapapansin nyo po, dikit-dikit yung ating mga boxes. So, lagyan lang po natin ng margin right ang bawat box. Let us say 10 pixels para po magkaroon ng pagitan. Ayan, meron na po siyang pagitan dito. Ngayon, kung napansin nyo, hindi po siya nakagitna vertically kasi ang laki po ng space dito sa baba tapos dikit po sa taas. Then, katulad po ng ginawa natin sa header kanina, nagkalimitan po din natin ang line height. Now, ano po ang value ng line height? Sa navigation bar po natin siya gustong igitna, yun po ang height na kukuha natin, yung height ng navigation, which is 60 pixels. So, lagyan lang po natin dito ng 60 pixels nab. And then, pag na-refresh po natin, nasa gitna na po siya. Okay, ngayon, pwede nyo na pong tanggalin. Kung gusto nyo po, pwede tanggalin nyo na yung border or kung okay lang sa inyo, kung magaganda sa inyo, okay lang, di wag nyo na pong tanggalin. Ngayon, na-format na po natin yung ating navigation bar, yung ating list. Ngayon, yun naman pong links ang ating babaguhin. Anong hitsura ng links? So, ang tatargetin po natin ngayon ay yung pong nab, UL, LI, saka po lahat ng A sa UL. So, ang ating pong selector ay nab, UL, LI, A. Then, dito po, una pong gawin natin is alsin po natin yung underline ng lahat ng links. So, para po mawala yung underline ng lahat ng links, gagawin mo ng text decoration property. Text decoration property, ang value po ay none. Then, mapapansin nyo po, wala na po siyang underline. Ito po kasing A na to ay katulad din ng link. Parang A link, yung for states of link. Siya po ay katulad din ng A link. Kung gusto nyo pong baguhin, ayaw nyo ng blue initially, ayaw nyo ng blue ang inyong links, pwede po lagyan ng color. Halimbawa, color, let us say red. Color red, di pag nag-page, pag nag-log po yung page, kulay red ang inyong initially, lahat ng inyong links. Ngayon, sunod po natin gagawin is, pag hinover natin or tinapata natin ng mouse pointer ang mga links na to, dapat po magkakaroon siya ng background na gray.
So, ang ating pong selector is nav ul li a. Pag hinover lahat ng list ng links, kaya po li a hover. Then lagyan lang po natin ng background. Pag hinover niya, kailangan may background. So lagyan lang po natin ng background na let us say gray. Para pag hinover po yung ating list links, meron na pong gray yon. Kaya lang po kung napapansin nyo, ang nagkakaroon lang po ng gray ay yung pong mga text. So para po mabuo yung gray dun sa box na to, gawin po natin siyang bloke. Para po magawang bloke, gawin po natin display property and ang value po ay block. Yan, display block. So, ito na po yung mangyayari. Yan. Buo na po yung ating hover. Ngayon, ang sunod po natin ang gagawin, ito po ay one level. Ang sunod po natin gagawin, lagyan natin ng submenu yung gallery. Pag hinover ko po, pag tinapatan ko muna mouse pointer yung gallery, dapat po may lalabas dito sa baba na picture and another link, sublinks na picture at video. So, ito po yung ating gallery. Para pumasok po yung submenu na ilalagay natin, ibababa po natin yung ending li niya. Ibababa po natin dito. And then, sa loob po nung li ng gallery, lagyan po natin ng another ul. And then, ending ul. Best practice po na pag kayo ay maglalagay ng tag, lagyan nyo po agad ng ending tag para po hindi nyo na malimutan. At the same time, siya po ay pantay-pantay. Mas magandang tingnan. Ngayon, sa loob po ng UL, lagyan po tayo ng dalawang submenus, yung pong ating picture and video. So, pwede natin pong kopyahin na lang to, then copy-paste, and then palitan po natin ito ng picture. Then, control D, duplicate. Then, gawin po natin itong video. Ayan. Save po natin. Then, pag-renounce, ganito na po siya. Nandun na to ang picture and video. Ang problema po natin ngayon ay nakalabas ka agad siya. Paglabas ng pagload ng page, nakalabas ka agad siya, which is mali. Dapat, ang idea po, sakalang siya lalabas yung picture at video pag itinapat natin yung mouse pointer sa gallery. So, ang gawin natin, itago muna natin. Anong tatargetin natin ngayon? Diba? Nav, UL, itong LI na to. Kailangan pag-click ng LI na to, nakatago itong UL at saka ang LI na to. So, ang selector po natin ay nav, UL, LI, UL, LI. Nav, UL, LI, UL, LI. Then, para po maitago siya, para po siya maitago, lagyan lang po na, gamitin natin ang display property again, at ang value niya po ay none. Basta po mag-aalis kayo ng value, magtatago, mag-aalis, lagi pong none. Then, pag na-refresh po natin yan, wala na po yung dalawa. Yun. Ang problema naman po natin ngayon ay, hindi po lumalabas pag hinover natin yung gallery. So, ang kailangan po ay, pag hinover natin ang LI na to, nung gallery, lalabas yung UL na to at saka itong dalawang LI. So, ang ating pong magiging selector ay ganito. Nav, UL, LI. Ito na po tayo. Nav, UL, LI. Then, sabi ko po, pag hinover yan, lalabas ang UL at saka LI. So, lagyan po natin ng hover, UL, LI. Then, para po lumabas, kanina po, tinago natin, display none, lagyan po natin ngayon, display block. Pwede rin pong ang property ay visibility, ang value ay visible. Pwede rin po yon. Pero yung display block, gumagana din po. So, pag nirefresh po natin yan, ito na po mangyayari. Yun, lumalabas na po. Pero kung mapansin nyo, wala pa po siyang background na light blue. Unlike nitong mga ating mga links, mainly, mga main menu. So, lagyan lang po natin dito ng background and light blue. Ayan. Oops, sorry po, mali spelling, light blue. Para po pag ating paglumabas po yung picture and video gallery sa submenus, siya po ay naka-light doon na. Tingnan po natin. 'Yon. Ganyan lang po ito po ay two levels lang.
first level, second level. Kung pwede pa pong magkaroon ng third level dito, pag hinover nyo ang video, meron pa pong sub-menu dito sa tabi, and then another sub-menu. Nasa sa inyo na po yung kung paano nyo gagawin. Pero ganoon lang po, itatrack nyo lang po yung WLLI, itatrack nyo lang po, ititrace nyo lang po. Sana po ay nakatulong ang video na to, at masa po kayo na magagawa po ako ng ibang video para sa mga susunod na araw. Salamat po.